Good day mga boss! Tara't alamin natin ang tunay na dahilan ng pagtanggal kay Arwin Santos at possible na kay Alex Cabagnot din. Unang inalis nga itong si Arwin Santos sa kuponan ng San Miguel, ito'y matapos i-trade kay The Muscle Man Vic Manuel. At ngayon naman ay matunog ang pangalan ni Alex Cabagnot, kapalit daw ni Simon Enciso at Roosevelt Adams. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan bakit unti-unting nawawala ang Dead 5 ng SMB? Unang rason ay dahil may edad na nga itong si Alex Cabagnot at Arwin Santos. Si Arwin Santos ay 40 years old na, samantalang si Alex Cabagnot ay 38 na. So kung iisipin natin mga boss, ay i-trade man sila o hindi, ay malapit na silang mag-retire sa PBA. Marahil ay tama kayo mga boss, na leadership at veteran place naman ang maibibigay nila, ngunit aminin din naman natin na panandalian na lamang ito. Ang pangalawang rason mga boss, ay habang may trade value pa sila, ay ibigay mo na para magka-benefit pa ang iyong kuponan. Tulad na lang ng Santos Manuel trade. Back in the day, alam naman natin na isa si Vic Manuel sa star players ng Alaska Aces dati. Kasama nga niya dito si Calvin Abueva. Sure, na-counted yung tira ni Vic. Vic Manuel saves the day para sa Alaska Aces! So yung leadership at experience na nawala kay Arwin Santos ay hindi naman gaano nalalayo kay Vic Manuel. Ang maganda dyan ay mas bata pa nga ito. Kung matutuloy naman ang trade kay Alex Cabagnot, sa tingin ko mga boss, ay wala pa rin lugi ang SMB dito. Alam naman natin na former number 1 pick itong si Roosevelt Adams at legit shooter talaga. Sadyang nahihirapan lang ilabas ang laro sa Terra Firma dahil legit 2 o 3 nga ang kanyang laro, pero pagdating sa kanyang koponan ay nagiging 4 o minsan ay 5 pa ito. So naaapektuhan talaga ang kanyang shooting dahil sa binubuhos na depensa, at ang matindi dyan ay hindi nga niya gamay ito. You have CJ Perez as your small forward and power forward mo yung Roosevelt Adams. That's a very potent offensive four back, no? Backcourt. Para sa akin nga mga boss, ay kahit wala na itong si Simon Enciso, ay panalo pa rin ang SMB sa trade na ito. Huwag na din tayong magulat kung sa susunod ay maaaring si Marcio Lassiter o si Chris Ross na ang susunod na i-trade. O di kaya'y si Coach Leon na lang para tuloy-tuloy na ang pagbabago sa kuponan ng SMB.